Maghiwalay na tayo. Malamig na sabi ni Eliza sa kasintahan niyang si Adriel. Hindi makapaniwala na tinignan ng lalaki. Kulat ito at parang naniga sa kinatatayuan. Mahirap ang gustong gawin ni Eliza, ngunit para ito sa kanya at sa pinagbubuntis. Noong isang araw nakilala niya ang mga magulang ni Adriel, naduwag at natakot nang nalaman niyang mayaman ang pamilya ng kasintahan at ito mismo ang bumili ng kalupaan nila. Nang plinanong ibenta ng sariling ama ang lupang pinamana sa kanyang lolo. At ngayon, namatay na rin ang kanyang ama dahil sa isang aksidente at siya na lamang at ang nakakatanda niyang kapatid ang naninirahan doon. Nakilala ni Eliza si Adriel sa fiesta sa bayan. Ang kaibigan niyang nagpakilala sa kanya rito hanggang sa magkamabutihan silang dalawa at ngayon ilang buwan na silang magkarelasyon. May pagkamistiso ang binata at halatang taga-syudad dito kaya napakaswerte ng isang tulad niya na magustuhan ng isang gwapong lalaki. Ngunit ayaw niyang makisalamuha sa mga magulang ng lalaki dahil nakilala niya ang mga ito na walang awas sa mga katulad niyang mahirap. Malas lamang siya dahil minahal niya ang anak nito. At nang malaman niyang siya'y buntis, maraming mga negatibong bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit? May nagawa ba akong mali, mahal ko? Mag-aalala lang tanong pa ni Adriel. Hindi ba Ted kung bakit nakipaghiwalay ang kasintahan? May plano na sana siyang ipakilala ito sa mga magulang niya dahil plano niya na rin sana itong pakasalan. Mahal niya ang babae at maligaya siya sa piling nito. Alam niyang mahal siya ni Eliza. Pero bakit gusto siya nitong hiwalayan? Hindi umimik si Eliza at nakatingin lamang sa kawalan. Mas lalong nataranta si Adriel sa kilos nito. Mahal ko, kung tungkol ito sa pagsama ko sa mga kaibigan kong lalaki nung isang araw, titigil na ako. Alam ko namang ayaw mong sumabay ako sa inuman, kaya hindi ko na yun uulitin pa. Sabit pa nga ni Adriel. Pero umiling lang si Eliza at iniwas ang tingin. Hindi ito dahil doon Adriel. Pasensya na pero nawalan lang talaga ako ng gana sa relasyon natin. Nawalan na ako ng pagmamahal sa'yo. Tila bumagsak ang mundo ni Adriel. Hindi niya kayang paniwalaan ang mga sinasabi nito. Noong isang araw ay masaya pa itong nilutuan siya ng paborito niyang sinigang. At ngayon, hindi na siya nito mahal. Kinuha ni Adriel ang kamay ni Eliza, ngunit iniwas ito ng dalaga. Nadismaya at nasasaktan siya sa kilos ng kasintahan. Hindi niya kayang matanggap ang sinabi nito. Mahal niya si Eliza at ang pakikipaghiwalay ay wala sa kanyang isipan. Marami siyang planong nabuo para sa kanilang dalawa. Lalo na at siya ang magiging tagapagmana ng family business nila sa Manila. At kapag nakuha na niya ang kumpanya, plano na niyang bumuo ng pamilya kasama si Eliza. Ngunit, paano ito matutupad kung ang punot dulo kung bakit gusto ni Adriel magkapamilya ay iiwan na siya? Eliza, hindi ko kayang tanggapin ang pakikipaghiwalay mo. Kung may ayaw ka sa akin, sabihin mo. Huwag mo lang akong hiwalayan. Pagmamakaawa pa ni Adriel dito. Parang may bikig sa lalamunan ni Eliza. Hindi niya rin gustong hiwalayan ang binata ngunit nakapagpasya na siya. At kahit masakit rin sa kanyang sarili, kailangan niyang gawin kahit na alam niyang siya ang magiging dahilan kung bakit mawawala ng buong pamilya ang kanilang magiging anak. Hindi ako ang babae para sa iyo, Adriel. Marami ka pang makikitang mas angat sa akin. Hindi ako magiging bagay para sa lalaking katulad mo. Sana respetuhin mo ang desisyon ko. Sad pa ni Eliza, kahit sa loob niya ay masyado nang mabigat. Eliza, nautal na wika pa nga ni Adriel nang paulit-ulit. Pasensya ka na, alis na ako at may gagawin pa ako. Paalam ni Eliza na parang wala lang, ngunit gusto na niyang umiyak.
ang bigat sa kalooban niya at parang magtatagal siya roon, baka bawiin lamang niya ang kanyang sabihin. Naiwang nakatulala si Adriel. Hindi niya matanggap ang sinabi ng kasintahan. Gusto niyang sundan si Eliza ngunit dumating ang kanyang ina. Anong nangyayari sa'yo? Bakit yata ang lungkot ng anak ko? Pag-aalalang tanong pa ng Donya. Hindi umimik si Adriel at niyakap ang ina. Bumuhos ang masagana niyang luha sa piling ng ina at habang hinahaplos ng kanyang ina ang kanyang ulo upang patahanin, nagdesisyon siyang sundan si Eliza at humingi ng pangalawang pagkakataon. Hindi niya pwedeng hayaan na lamang na mawala sa kanyang piling ang babae kaya't kinabukasan, binisita niya si Eliza. Ngunit nadismaya lamang nang malamang umalis ito at hindi alam ng kapatid ni Eliza kung nasan ito. Pinahanap niya si Eliza ng ilang taon, ngunit hindi niya ito mahanap. Lumuhod na rin siya sa harap ng kapatid nito upang sabihin man lang kung saan pumunta ang babae ngunit tanging iwas ito na sumagot. Lumipas ang 4 na taon at naging CEO si Adriel sa kanilang kumpanya. Isa siya sa kilalang negosyante dahil siya ang naging dahilan kung bakit mas lumago ang kumpanya at marami na rin ang branches sa iba't ibang lugar. Ngunit kahit ganoon, hindi niya pa rin makalimutan ang babaeng kanyang minamahal na hanggang ngayon, hindi niya makalimutan. Sa kabilang banda, napabuntong hininga na nga lamang si Eliza ng tignan ang kanyang cellphone. Wala pa ring update sa ina-applyan niyang trabaho rito sa Manila. Ilang linggo ang nakakalipas nang umalis siya sa puder ng kanyang tiyahin dahil namatay ito sa sakit na cancer. Tanging ang asawa na lamang at ang dalawang anak nito ang naiwan ngunit pagkatapos ng libing ay pinalayas na siya ng mga ito. Dahil dagdag palamunin siya, lalo na 3 pa ang mga anak niyang binubuhay. Napatingin na lamang si Eliza sa loob ng kanyang pitaka. 1,000 na lamang ang naiwan roon at kailangan niya pang bumili ng kakailanganin ng kanyang mga anak. Nagkasakit ang dalawa niyang anak at mahal ang gamot ng mga to dahil medyo sensitibo rin ang mga katawan ng mga anak niya. Nagpapasalamat na lamang siya dahil hindi na apektuhan ng anak niyang babae. Eliza, nandyan ka ba sa loob? Sigaw ng kababata niyang si Ava. Si Ava ang tumulong sa kanyang makaluwas ng Manila. Sa bahay rin ito niya nakatira dahil mag-isa lang naman itong namumuhay sa Manila. Ngunit may ka-live-in partner ito na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya kung kaya't hindi man problema ng magkasintahan na nandoon sila tumira pansamantala. Nandito ako sa kwarto, Ava. Pabalik na sigaw ni Eliza rito. Bumukas ang pintuan. Pumasok si Ava. Dala ang cellphone nito at 1 puting sobre. Lumapit si Ava at inabot kay Eliza ang sobre. Tinanggap naman ito ni Eliza kahit hindi niya alam kung ano ang nasa loob pero may hinala na siya. Kinapalan niya na rin ang mukha niya na manghiram sa kaibigan dahil hindi niya mabubuhay ang mga anak kapag sariling damdamin ang pinapairal. O hayan, gamitin mo muna. Wala kasi kaming ilang linggo rito eh. At ayoko namang iwan ka rito nang walang pera. Saka, gamitin mo na lang rin yan para panggastos mo habang nag-apply ka. Kahit naman sabihin kung dito ka lang sa bahay, alam ko namang ayaw mo. Sad naman ni Ava. Salamat talaga, Ava. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Paano ko babayaran ng mga gamot ng mga bata? Pasensya ka na kung naaabala pa kita. Sabi ni Eliza habang binubuksan ang sobre. Walang anuman, Eliza. Hindi mo naman kailangan magpasalamat. Sabi nga ni Kuya Jigs, bayad na raw yun sa mga favor na ginawa mo sa amin dati. Alam mo naman kung gaano ka namin pinahalagahan, di ba? Kamusta nga pala ang mga bata? Si Gabby, okay na ba ang ubo niya? Sunod-sunod pa na sabi ni Ava. Medyo okay na. Pero napansin ko, may lagnat na naman siya kanina. Pinainom ko na lang muna ng gamot. Tugon pa nga ni Eliza habang seryosong sumilyap sa papel
na nasa loob ng sobre. Aba, ito ba talaga? Ang laki ng halagang to, Ava. Oo, yan ang inutang ni Kuya Jig sa akin kanina. May kailangan daw siyang bayaran sa ospital noong isang araw kaya ipapagamit ko muna yan sa'yo. Pagtapat pa ni Ava. Alam mo namang okay lang sa akin eh. Importante na mabayaran mo na muna ang kailangan ng mga bata. Salamat talaga. Mahirap na nga ang sitwasyon namin ngayon pero nandyan ka naman palagi para tulungan kami. Hindi ko talaga alam kung saan ako pupulutin kung wala ka. Sambit pa ni Eliza. Naku, huwag mo lang isipin yun. Salamat ulit, Ava. Kinabukasan habang inaayusan ni Eliza ang tatlo niyang anak, tumunog ang kanyang cellphone. Mama, yung phone mo! Paalala ni Jana. Dahil hindi man lamang napansin yun ni Eliza. Masyadong okupado ang kanyang isip. Si Jana ay ang nag-iisang babae sa triplets na anak ni Eliza at ito rin ang bunso. Agad na tumayo si Eliza nang marinig ang sinabi ng anak niyang babae. Ang dalawang lalaking anak naman niya ay nakahiga na pagkatapos niya itong bihisan. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang kanyang cellphone. Pagbukas niya ng mensahe ng laki ang mga mata niya sa gulat at saya. Nakapasok si Eliza sa inaplayan niyang trabaho. Hindi niya akalain na makakapasok siya kagad dahil sa pagkakalam niya, hindi agad-agad at basta-bastang nagpapapasok ng aplikante ang kumpanya ayon sa mga sabi-sabi dahil masyadong strikto ang may-ari nito. Ngunit hindi niya naman nakalain na ang kumpanyang akala niya ay unang isawalang bahala siya ay una palang tatanggap sa kanya kahit na tagalinis lamang ang trabaho niya roon ngunit tama lang naman ang sahod at mabubuhay na sila ng mga bata. Agad na inayos ni Eliza ang mga dokumento na kailangan niyang ipasa bago siya sumabak sa training. Kahit pagiging janitress lang ang trabaho niya, kailangan pa rin ng training upang maging kabisado niya ang pasikot-sikot sa loob ng kumpanya. Ilang araw ka na rito, Eliza, at ang bilis mong maka-adapt sa trabaho. Puri ng kasamahan ni Eliza na si Kim. Ngumiti lamang si Eliza habang tinatapos na ang kanyang trabaho. Alas 6 na ng gabi at kailangan na niyang tapusin dahil paniguradong hinihintay na siya ng kanyang mga anak. Mabuti na lang rin. At dalawang beses sa isang buwan, ang sahod kung kaya't hindi mahirap para sa kanya. Tinitipid niya na lang rin ang perang hiniram niya kay Ava. Salamat. Nakasanayan ko na kasi. Sagot ni Eliza rito. Nagpapasalamat na lang rin siya dahil mababait ang mga katrabaho niya. Bakit janitor sa inaplayan mo? Pwede ka naman sanang mag-apply ng sales lady sa mga mall. Ang ganda mo kaya, Eliza. Hindi bagay sa iyo ang ganitong trabaho. Komento pa ng isa pa nilang kasamahan na si Jess. Napangiti si Eliza sa sinabi ni Jess. Kailangan ko ng trabaho na may flexible na oras at malapit sa bahay ni Ava. Mas madali rin ako makakauwi kaagad para maalagaan ang mga anak. Oo nga naman. Sang-ayon pa ni Kim. Importante rin kasi talaga na may oras ka para sa anak mo. Kahit ano pang trabaho basta maayos at marangal, okay na yan. Tama ka, Kim. Saka hindi rin ako masyadong nagmamadali. Sagot naman ni Eliza habang tinatapos ang huling bahagi ng kanyang paglilinis. Sabagay, tama nga naman. Sabi ni Jess habang inaayos ang kanyang mga gamit. Ang importante, may sahod na maaasahan ka. Pero sana palang araw makahanap ka rin ng trabaho na mas angkop sa ganda at talino mo. Habang nag-uusap sila, narinig nilang tumunog ang buzzer ng time out. Senyales, natapos na ang kanilang shift. Nagmadali silang magayos ng mga gamit at sabay-sabay na lumabas ng kumpanya. Una na ako sa inyo, kailangan ko pang dumaan sa palengke para bumili ng panghapunan. Paalam ni Eliza habang nagmamadaling lumakad. Ingat ka, Eliza, kitakits bukas. Sigaw pa ni Jess habang kumakaway. Kumaway din naman si Eliza habang tumatakbo palabas ng gate. Katatapos lang ni Adriel sa kanyang trabaho at lumabas na sa sariling opisina.
Tumawag rin ang kanyang ina upang ipaalam ang darating na kaarawan niya at gustong mag-imbita ng donya ng mga kilala. Ma, okay lang naman sa akin na tayo-tayo lang. Hindi na po kailangan pa ng maraming bisita. Saad ni Adriel sa ina. Ano ka ba anak? Isang beses ka lang sa isang taon na magbabirthday. Kaya pumayag ka na please. Pagmamakaawa pa ng donya. Bumuntong hininga na nga lamang si Adriel. Ano pa nga bang magagawa ko? Sige na nga po. Tuwang-tuwa ang kanyang ina sa kanyang sinagot. Naglalakad na rin siya papuntang parking lot dahil uuwi na nga siya. Ngunit bago pa siya magpaalam sa kanyang ina, dumapo ang kanyang tingin sa babaeng nagmamadaling lumabas ng kanyang kumpanya. Napaka-pamilyar nito, kaya't mabilis niya itong sinundan. Sir, uuwi na ho ba kayo? Napatigil si Adriel sa paghakbang ng humarang ang dalawang babae sa harap niya. Hindi pa rin mawala-wala ang tingin niya sa likod ng babae hanggang sa nawala na lamang ito sa kanyang paningin nang lumapit ang isa sa mga empleyado niya. Sir, may ilan ho bang kailangan kong gawin bago tayo umuwi? Tanong pa ng empleyado. Hindi na, inayos ko ng lahat ng kailangan nating iayos ngayong araw. Pauwiin mo na ang iba. Bukas na lang ulit. Sagot ni Adriel habang patuloy na naghahanap ng babaeng nasundan niya. Sige po sir, mag-ingat po kayo pauwi. Sabi ng empleyado bago ito tumalikod at pumasok sa opisina. Habang naglalakad pa uwi, nagtatakbo sa isip ni Adriel ang posibleng pagkakataon na makausap muli si Eliza. Alam niyang minsan ay naging paranoid na siya dahil napagkamalan niya ang mga babaeng nakasalamuhan niya na si Eliza. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kung sakaling makita niya ito. Nangingibabaw ang takot at pangungulila sa mga sandaling yun. Ano ba naman tong iniisip ko? Matagal na yun pero bakit ba? Nikatiting, hindi pa rin mawala ang damdamin ko kay Eliza. Bulong pa ni Adriel sa sarili habang patuloy sa paglalakad. Nagmamadaling pumasok ng trabaho si Eliza. Matagal siyang nakatulog kagabi dahil hating gabi na siyang nakatapos sa paglalaba at paglilinis pa ng bahay. Hinatid niya na nga rin muna ang mga anak niya sa preschool upang mabantayan sila nang maigi habang nasa trabaho siya. Uuwi na rin si Ava galing sa bakasyon nito kasama ang nobyo mamayang hapon. Nataranta si Kim nang makita si Eliza. Narinig niya kasing binibisita ang may-ari ng kumpanya. Hindi naman nila alam kung bakit. Dalian mong magbihis sa Eliza. Bibisita ngayon ang may-ari ng kumpanya. Sambit ni Kim habang nagmamadali ring kumilos. Dali-dali namang nagbihis si Eliza. Hindi pa nga siya natatapos. Narinig na niya ang mga boses ng kanyang kasamahan at mukhang nagmamadali ang mga to. Inayos niya na lang ang buhok niya at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto kung saan siya nagbibihis, ngunit agad siyang napahinto nang may makabanggaan siya. Napahawak si Eliza sa sariling noo dahil sa impact ng pagkabangga. Ngunit nang pumasok ang sinabi ni Kim, agad siyang humingi ng paumanhin sa kaharap. Pasensya na po, nagmamadali po kasi ako. Paumanhin niya sa taong nasa harap. Eliza? Napakurap si Eliza nang marinig ang boses ng isang lalaki. Nangunot ang kanyang noo at inangat ang tingin upang makita ang kaharap. Ngunit laking gulat niya nang makilala ito. Adriel, bulong niyang tawag sa pangalan nito. Sir, naghihintay na po sila sa lobby. Pagpapaalala ng sekretary ni Adriel. Napatingin silang dalawa roon bago tumingin sa isa't isa. Inayos ni Adriel ang kanyang tindig at iniwas ang tingin. Sige, tara na. Nadismaya si Eliza nang hindi na lumingon pa si Adriel. Inayos niya na lamang ang sarili at tumungo kung saan ang mga kasamahan niya. Ngunit pagbukas niya ng pinto, lahat ng mga tao ay nakatingin sa kanya at isa na doon si Adriel na ngayon mukhang nakuha kung bakit nandoon siya sa loob. Isinawalang bahala na lamang ni Eliza ang mga tingin ng mga anak at lumapit kila Kim at Jess. Nagkasunod talaga kayo ni Boss.
na dumating buti at hindi ka pinagalitan, pulong ni Jess sa kanya. Boss, nandito siya? Takang tanong ni Eliza. Tinuro naman ni Jess gamit ang uso nito. Yung naka-black suit na gwapo, siya ang boss natin. Sagot ni Kinuna sa gilid lamang at nakikinig. Umangat ang tingin ni Eliza at tinignan ang harap. Sabay na nagkatinginan si Nadriel at Eliza. Gulat naman si Eliza dahil ngayon lang niya nakuha ang mga nangyayari. Empleyado siya ni Adriel. Napakaliit naman ang mundo para magkita sila ulit. Matapos ang ilang segundo ng pagkatulala, magbalik si Eliza sa reality at parisahang iniwas ang tingin kay Adriel. Hindi naman maaaring hayaan na makuha nito ang kahinaan niya sa harap ng mga kasamahan. Ngayon, gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat na may mga pagbabagong mangyayari sa kumpanya. Sabi ni Adriel at tila nagpipilit na maging profesional at walang bahid ng emosyon sa kanyang boses. Magiging mas stricto tayo sa ating mga pamantayan upang mas mapalago pa ang ating serbisyo. Habang nagsasalita si Adriel, nakikita ni Eliza ang mga palihim na sulyap nito sa kanya. Ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang atensyon sa mga sinasabi ng iba. Alam niyang hindi ito ang tamang lugar at oras para sa kanilang personal na usapan. Pagkatapos ng anunsyo, nagsimula na muling magtrabaho ang lahat. Si Eliza naman ay bumalik sa kanyang ginagawa. Bagamat tila magdadalawang isip pa rin sa kanyang mga kilos, minsan napapatingin siya kay Adriel na patuloy sa pakikipag-usap sa mga empleyado at nagpapaliwanag ng kanyang mga plano. Habang naglalakad si Adriel, papalapit sa kanyang opisina, hindi napigilan ni Eliza, mahabulin siya ng tingin. Kinakabahan siya sa posibilidad na magkausap silang dalawa. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring takasan ang pag-uusap na yun. Ilang sandali pa, habang naglilinis siya ng hallway, mapabuntong hininga si Eliza dahil masyadong okupado ang isip niya. At kanina pa siya nababother sa itsura ni Adriel. Mas lalo kasi itong gumwapo at mas naging manly ang itsura. Hindi niya tuloy maiwasang mag-isip kung may girlfriend na ba ito. Pero bakit pa ba siya magiging bothered sa ganun? Ngunit hindi niya alam na kanina pa pala siya minamasdan ni Adriel mula sa dulo ng hallway. Eliza, pwede ba kitang makausap? Malumanay na tanong ni Adriel at bakas ang tensyon sa boses nito. Nagulat si Eliza at kaagad na bumalik sa kanyang pagkilos. Sige po sir, ano pong kailangan niyo? Alam mo bang hinahanap kita? Seryoso at diretsahang saad ni Adriel. Gulat si Eliza sa narinig. Sir, hindi po ito ang tamang oras para pag-usapan to. Matagal na yun. At sana, huwag na natin pag-usapan ang mga nakalipas na. Hindi nang pupumilit si Adriel dahil kahit siya, hindi mapigil ang sarili. Nangungulila siya sa dating kasintahan. Gusto nitong yakapin ng mahigpit at huwag na itong pakawalan pa ngunit nire-respeto niya ang babae. Ayaw niya itong pilitin sa ngayon pero habang nakikita niya pa ito, gusto niyang klaruhin kung bakit ganun ang hiwalayan nila. Gusto niyang malaman kung saan siya nagulang, kung saan siya nagkamali. Alas 4 nang patapos na si Eliza sa ginagawa, hindi niya na rin makita kung saang sulok na parte si Adriel na pinasalamatan niya. Kinakabahan siya kanina at tanging nasa isip niya lang ay hindi pwedeng makita nito ang mga anak nila. Nilagay niya ang mga labahang kurtina sa lagayan nito, bali papasok niya ito sa kasamahan niya upang labhan ngunit napatigil siya nang marinig ang mga pamilyar na boses na tumatawag sa kanya sa kalayuan. Mama! Mama! Sigaw ng mga anak ni Eliza sa kalayuan. Manlaki ang mga mata ni Eliza. Dahil sa naalala niya, iniwan niya ito sa kapitbahay upang bantayan muna habang wala siya. Dahil darating na rin si Ava galing sa bakasyon. Tumatakbo ang tatlo papunta sa kanya at sabay naman itong niyakap siya ng mahigpit
na anyway miss na miss ng mga bata ang kanilang ina. Mama, si Ninang Ava po dumating na at nilibre po kami. Giliw na sabi pa ni Gabby. Binilhan rin po ako ng dress ni Ninang, Mama. Tingnan niyo po. Sabay ikot ni Diana upang maipahayag ang magandang damit na suot. Ako naman po binilhan ni Ninang ng bagong laruan. Kumain na rin po kami ng ice cream. Sad naman ni Gavin at hindi man lamang kumalas sa pagkakayakap sa kanyang ina. Ngumiti si Eliza sa narinig. Hindi niya na maisip na nasa loob pa sila ng kumpanya ni Adriel dahil nawibili niyang pinakikinggan ang mga anak niya. Sumunod naman kagad si Ava at lumapit sa kanila. Naku, sorry Eliza, dinala ko na lang sila rito dahil gusto nilang makita ka. Eh malapit lang rin naman kasi ako rito. At sa pinuntahan naming amusement park, hinalikan ni Eliza ang mga noonang anak at ngumiti ng kontento sa kanila bago tumingin kay Ava. Okay lang, gusto ko rin naman silang makita eh. Sorry pala dahil dito. Sus, ano ka ba? Bakit ka ba humihingi ng sorry? Siyempre, friends tayo. Tapos ninang pa ako ng mga cute na anak mo. Sabay pisil ni Ava. Sa pisngi ni Gavin, nakinabusangot naman ng bata. Bad ninang, masakit po! Reklamo naman ni Gavin na nagpatawa sa dalawa. O, alis na pala kami. Mamaya pa out mo, diba? Baka may maistorbo pa kami, sabi ni Ava. At kinuha ang kamay ni Gabby, ngunit hinila ni Gabby pabalik ang kamay niya at niyakap ang ina. Dito po muna kami, Ninang. Miss na po namin si Mami. Sad pa ni Gabby. Oo nga po, Ninang. Mag-behave naman po kami, dugtong pa ni Jana. Mama! Tawag ni Gavin. Bumaba ang tingin ni Eliza sa anak niyang si Gavin. Kailan ka po uuwi? Kakain pa po tayo ng masarap na ice cream, Mama. Ang mga boses nito ay narinig ni Adriel nang dumaan siya sa pasilyo. Papauwi na rin kasi siya dahil ngayon ay masakit nga ang katawan niya. At kanina pa nga tawag ng tawag ang kanyang ina. At bukod doon, ngayon din pala ang celebration niya para sa kanyang kaarawan. Kunot ang noon niyang sinilip kung saan galing ang boses ng kung sino at nang makita niya kung paano niyakap ng tatlong bata si Eliza. Hindi niya maiwasang magtaka kung kaya't lumapit siya dito. Mga anak, hindi kasi pwede dahil baka pagalitan si mama ng may-ari. Hindi pwede raw ang makulit ng mga bata rito. Sambit ng ngiti pa ni Eliza. Ngumuso lang naman si Gavin at parang iiyak na. Si Gabby naman ay kumunot ang noo dahil hindi niya matanggap ang sinabi ng ina. Sino po ba ang boss niyo, Mama, para sasabihin ko pong hindi naman kami makukulit? Mamimiss namin si Mama kaya nandito kami. Sambit ni Gabby nang padabog. Ako ang boss rito. Anong gusto niyong sabihin? Sabat ng ibang boses. Napasinghap tuli si Ava at mabilis na bumaling sa kanyang likod. Gulat rin na tumingin si Eliza sa pwesto nito at tila lalabas na ang puso niya sa kaba. Adriel? Kinakabahan na tanong ni Eliza. Walang emosyon ang mga mata ni Adriel na nakatingin sa pwesto ni Eliza. Hindi niya matukoy kung ano ang nasa isip ng lalaki. Lumapit si Gabby kay Adriel at nakahalumbabang inangat ang tingin nito. Kahit ang liit niya, hindi siya takot sa kung sino ang nasa harapan niya. Gusto kong makasama si Mama, kaya pumayag na po kayong dito lang kami ng mga kapatid ko. Sambit ni Gabby kay Adriel. Bumaba ang tingin ni Adriel kay Gabby at doon niya nakumpirma ang kanina niya pa na iniisip. Kahit ilang beses niyang tignan ng mga bata ay kahawig niya talaga ang mga to. Tila lumambot ang kanyang puso at doon niya naranasan kung ano ang lukso ng dugo nang makita ang tatlong mga bata. Lumuhod siya upang mapantayan nga si Gabby at hinawakan ng mga kamay nito. Doon niya rin napansin na nanginginig ang kanyang kamay dahil sa sariling emosyon. Anong pangalan mo? Yun ang unang salitang lumabas
sa bibig ni Adriel. Gabi po! At siya naman po si Gavin at siya po si Diana. Dugtong ni Gabi at itinuro ang mga kapatid. Hindi maipaliwanag ni Adriel ang nararamdaman. Ang mga pangalan ng mga bata ay tila musikang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Tumayo siya at humarap kay Eliza na tila natutulala pa rin sa kanyang kinatatayuan. Eliza, malumanay na sabi pa ni Adriel habang pilit pinipigilan ang mga emosyon. Sila ba? Sila ba ang mga anak natin? Hindi makapagsalita si Eliza. Bakas ang kaba at pangamba sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ni Adriel. Ngunit alam niyang darating din ang sandaling to. Dahan-dahang tumango si Eliza dahil kahit naman tumanggi siya, ay alam niyang kahit na itsura ng kanyang mga anak ay kahawig ito ng kanilang ama. Napahilabons na lamang sa mukha si Adriel dahil sa revelasyon. Hindi niya inaasahang sa araw na yun malalaman na may anak pala siya, hindi lang isa, kundi tatlo. Tatlong anak ang hindi niya alam at hindi man lamang niya nasubaybayan ang paglaki nito dahil umalis si Eliza nang wala man lamang paalam sa kanya at nakipaghiwalay na lamang bigla. Lumapit si Adriel kay Eliza at bakas ang galit sa mukha nito. Paano mo ito nagawa sa akin? Pigil na galit pa na tanong nga ni Gabriel. Hindi natinag si Eliza at tinignan pabalik si Adriel sa mga mata nito. Para ano pa? Para hayaan kong kunin niyo ang mga anak ko? Hindi ako papayag. Nagugulan si Adriel sa sinabi ni Eliza. Sino may sabi sa iyong kukunin ang anak natin? Mga magulang ko ba? Alam ba nila ito, Eliza? Umiwas ng tingin si Eliza. Hindi niya pwedeng sabihin ang rason niya. Takot lang siya at naduwag sa isipang kukunin nila ang mga anak niya at hindi na sila magkikita kahit kailan pa. At baka nga magkatotoo yun ngayon. Bumuntong hininga na nga lamang si Adriel. Kahit anong tanong niya kay Eliza, alam niyang hindi ito magsasalita. Kilala na nga niya ang babae at kahit gusto niyang malaman ang sagot, hindi na nga siya nagpupumilit pa. Kailangan mo akong ipakilala sa mga anak ko, Eliza. Tinago mo sila sa akin ng mahabang panahon at wala akong ginawa sa iyo para mangyari sa akin to. Alam mong minahal kita at hindi ako ang unang bumitaw sa relasyon natin. Mahabang litanya pa ni Adriel. Nagtama ang kanilang mga mata at nakita ni Eliza ang matinding emosyon na nagpupumilit kumawala sa mga mata ni Adriel. Ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang katapangan. Hindi ko alam kung paano kita ipakikilala sa kanila bilang ama nila. Sagot nga ni Eliza habang nanginginig ang boses. Natakot ako, Adriel. Natakot ako na baka kunin mo sila sa akin at hindi ko kayang mangyari yun. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga sa Adriel at tumiling. Hindi mo ba naisip na may karapatan din akong makilala ang mga anak ko? Hindi ko sila kukunin sa'yo. Gusto ko lang maging bahagi ng buhay nila. Baka kasi mag-iba ang isip mo kapag nalaman ang pamilya mo. Hindi ko kaya yun, Adriel. Sila lang ang meron ako. Katwiran pa ni Eliza. Humakbang si Adriel palapit kay Eliza at mahinahong hinawakan ang kanyang kamay. Eliza, pinapangako ko sa'yo. Hindi ko sila kukunin. Gusto ko lang makabawi sa mga panahong nawala. Bigyan mo ako ng pagkakataong maging ama sa kanila. Sumigot si Eliza at pilit pinipigil ang kanyang mga luha. Alam niyang nasa tamang katwiran si Adriel. Kailangan niyang pagbigyan nito. Hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa kanilang mga anak. Okay, may hinang sagot ni Eliza habang nanginginig ang mga labi. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ito sa kanila. Tayong dalawang magpapaliwanag, Eliza. At para mangyari yon, kailangan niyong sumama sa akin. Saad pa ni Adriel. Sumama, bakit? Nagugulang tanong pa ni Eliza. Sa bahay ko kayo titira. Magsasama tayo doon para mapalapit ako sa mga anak ko. Hindi mo pwedeng ipagkait yun sa akin, Eliza. Paliwanag ni Adriel na parang may pagbabanta.
Nabigla si Eliza sa sinabi nito. Sa bahay mo? Hindi pwedeng ganun, Adriel. May buhay ako dito at trabaho na kailangan kong gampanan. Nakita ni Adriel ang pag-alinlangan sa mga mata ni Eliza. Alam ko, pero kailangan kong makilala ang mga anak ko. Hindi sapat ang ilang oras lang kada linggo. Gusto kong makabawi sa mga panahong nawala. At isa pa, mas madali para sa atin na ipaliwanag ang lahat sa mga bata kung magkasama tayong gagawin yun. Napapikit si Eliza. Pilit iniisip ang tamang desisyon. Alam niyang tama si Adriel ngunit hindi niya kayang isakripisyo ang kanyang trabaho at ang kanilang kasarinlan. Hindi ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Kailangan kong suportahan ang mga anak natin. Kung sasama kami sa iyo, may mga kondisyon akong ilalatag. Tumangutang na nga lamang si Adriel. Sabihin mo at makikinig ako. Hindi ako titigil sa trabaho ko dito. At isa pa, may limitasyon tayo sa loob ng bahay mo. Ang relasyon natin ay para sa mga bata lamang, hindi tayo pwedeng magkaroon ng personal na relasyon habang andun tayo. Gate pa ni Eliza. Nakita ni Adriel ang determinasyon sa mukha ni Eliza. Gagawin ko ang lahat para lang mapalapit sa mga anak ko. Tanggap ko na ang kondisyon mo. Hindi kita pipilitin sa anumang bagay na ayaw mo. Ang mahalaga, makasama ko sila. Maginhawaan si Eliza sa narinig ngunit nanatiling may kaba sa kanyang puso. Habang tumatakbo, ang mga bata papunta sa kanila naramdaman ni Eliza ang bigat ng desisyon na kanyang ginawa. Pero para sa kanyang mga anak, handa siyang harapin ang anumang mangyari at magtiis. Lapit kayo mga anak, tawag ni Adriel sa mga bata. May sasabihin kami ni Mama. Nagtipon ang mga bata sa harap ni Eliza at Adriel. Puno ng curiosidad sa kanilang mga mata. Huminga ng malalim si Eliza bago nagsimulang magsalita. Mga anak, may sasabihin si Mama. Sabi ni Eliza at pilit nang umingiti upang hindi mahalata ang kaba. Sige po, Mama. Sagot pa ni Gabby. Habang tahimik na nakikinig ang dalawa. Kami ng papa niyo? Si Adriel. Turo ni Eliza kada Adriel. Magkakasama tayo mula ngayon. Sa bahay niya tayo titira para mas makilala niya siya, okay? At gusto niyang bumawi sa inyo. Napatidig ang tatlo kay Adriel na may halong pagtataka at excitement. Siya po ba ang papa namin? Tanong ni Gavin at hindi maitago ang kagalakan sa kanyang muka. May papa po kami? Oo, sagot ni Adriel. Yumuko upang mas makatapat ang mga bata. Ako ang papa niyo at simula ngayon magsasama na ulit tayo palagi. Bigla na lamang umiyak si Gabby at nag-alalang nakatingin si Eliza sa kanya. Akala ko po wala po kaming papa. Nalulungkot po ako. Naghihirap si mama para sa amin. Ang sabi kasi ng teacher, dapat tinutulungan ng papa ang mama para gumaan po ang gagawin ni mama. Saan po ba kayo galing, papa? Bakit ngayon lang po kayo nagpakita? Sumisinghot-singhot na sabi pa ni Gabby. Pati ang dalawa pa niyang kapatid, umiiyak na rin. Hindi rin maiwasang maiyak ni Eliza sa sinabi ni Gabby. Hindi niya inaasahan na marinig ito sa mga anak niya. Kumikirot ang kanyang puso sa sinabi ng mga to. Namuo ang luha sa mga mata ni Adriel at niyakap ang tatlo niyang anak. Patawad mga anak, simula ngayon, hindi na alis si Papa. Tutulungan ko ang mama niyo, kaya palagi kayong magpakabait, ha? Naging maayos ang paglipat nila Eliza sa bagong tirahan nila. May sarili rin kama ang mga bata at hiwalay naman sila ng kwartong dalawa. Kahit sinabi niyang walang personal na ugnayan, silang dalawa, napapansin niya pa rin ang titig at lambing ni Adriel sa kanya. Nanoon niya pa rin naranasan at ngayon ay bumalik. Ngayon ay gusto ng mga batang mamasyal sila sa amusement park. Gusto niya sanang huwag na nga lamang sumabay pero napilit lang rin siya ng mga anak. Anong gusto mong kainin? Mahinahon na tanong pa ni Adriel nang nasa harap na sila ng mga nakahilerang stall. Pagkatapos nilang magsawa sa mga rides, nagutom naman kaagad ang mga bata kung kaya't nandun sila at namimili ng makakain. Ako na lang sana ang bumili. Magbanding kayo ng mga bata.
Sagot ni Eliza at kinuha ang kanyang pitaka ngunit pinigilan siya ni Adriel. Ako nang magbabayad. Sabi ni Adriel at pilit na hinahawakan ang kanyang kamay upang pigilan siyang magbayad. Nanliliit ang mga mata ni Eliza. Pakiramdam niya ay may insultong laman ang sinabi ni Adriel. Hindi mo kailangan ipamukha sa akin na kaya mo kaming suportahan, Adriel. May trabaho ako at kaya akong bilhan ang mga pagkain ng anak natin. Nabigla si Adriel sa sinabi ni Eliza. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Eliza. Gusto ko lang gawin ito para sa kanila, para sa atin. Yan nga ang problema, Adriel eh. Hindi ko kailangan ng tulong mo para buhayin ang mga anak natin. Kaya ko silang alagaan mag-isa. Napalunok si Adriel. Naramdaman niya ang bigat ng binitawang salita ni Eliza. Hindi ko sinasabing hindi mo kaya. Alam kong napakahusay mong ina. Gusto ko lang namang ipakita na nandito ako para tumulong. Hindi ko intensyong insultuhin ka. Pero ang totoo, nakikita lang naman ni Eliza at parang natatakot nga siya na baka magkagulo muli dahil sa pamilya ng lalaki at madamay pa ang musmus niyang mga anak. Nakita ni Eliza ang sinseridad sa mga mata ni Adriel. Ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang pag-aalangan. Mahirap kasi, matagal ko nang ginagawa itong mag-isa. Kailangan kong masanay na nandito na ka na ngayon. Hinawakan ni Adriel ang kamay ni Eliza at mas hinigpitan pa ngayon. Alam kong mahirap, Eliza. Pero nandito ko para maging parte ng buhay nila at ang buhay mo. Sana hayaan mong gawin ko to. Imbes na unawain si Adriel, ay saad nga ni Eliza, bakit kailangan mo pang maging parte ng buhay ko upang mapalapit ka sa kanila? Sinabihan na kita bago natin gawin to, na set up na ganito, na pwede namang ang mga bata lang ang kuhanin mo. Hindi ako. Nainis pa na wika nga ng babae. Lumamlam naman ang mata ni Adriel na nakatingin kay Eliza. Kahit sabihin niyang sa mga bata lang ang gusto niyang maging maayos, alam niya sa sarili na gusto niya rin makasama si Eliza habang buhay. Lalo na at may mga anak sila. At kahit ilang taon ang nakakalipas, hindi pa rin nawala ang pagmamahal niya rito. Sinabi ko yan pero hindi ko maiwasang alagaan ka rin. Ikaw ang ina ng mga anak ko at alam kong hindi madali ang subaybayan sila sa paglaki. Gusto sanang sumagot ni Adriel pero nagsalita ulit si Eliza. Ikaw na munang bumili. Sorry kanina, puntaan ko na lang munang mga bata. Wala nang nagawa pa si Adriel nang umalis na si Eliza. Kahit gusto niyang pasukin muli ang buhay ng dating kasintahan, ngunit mukhang hindi kaagad yung madali. Hindi pa niya alam kung anong rason ni Eliza kung bakit siya nito hiniwalayan noon. Ilang araw nang lumipas, bumalik rin sa trabaho ang dalawa. May mga personal na yaya ang tatlong bata kung kaya't hindi na mahihirapan pa si Eliza. Sa sitwasyon ngunit kahit labag sa kalooban ni Adriel, may pagpatuloy ni Eliza ang pagiging janitress. Sa kumpanya niya ayaw niya namang magalit si Eliza dahil yun ang napagkasunduan nila. Pagkarating pa lang sa kumpanya ni Eliza, rinig na niya ang chismis na agad kumalat sa buong lugar. Naging uncomfortable siya sa mga naririnig lalo na at hindi lahat ng yun ay tunay. Eliza, narinig mo ba ang chismis? Sambit ni Kim. Nakasunod lang si Jess sa kanila papuntang bodega upang kumuha ng mga kakailanganin. Narinig ko kanina, Kim. Sagot ni Eliza at parang ayaw na niyang ipagpatuloy pa ang pagkinig dahil sa nakakasawang pakinggan to. Grabe, hindi ko akalain na may mga anak na pala si Sir Adriel at yung ina ng mga anak niya, bayarang babae raw. Pangchichismis pa nga ng katrabaho niyang si Kim. Nagsalubong tuloy ang kilay ni Eliza sa narinig. Paano mo naman nasabi na bayarang babae ang ina ng tatlo kahit kailan hindi niya yun ginawa? Sad pa nga ni Eliza. Para kahit papaano may pagtanggol naman niya ang kanyang sarili. Ha? Pero ang sabi nila katulong tapos pinatira ni Sir Adriel sa bahay niya at ang ina raw ng mga anak nila ang nagbabantay habang wala siya. Sabat naman ni Jess. Bayarang babae? Saan niyo naman narinig yan?
Galit na tanong muli ni Eliza at pinipilit na kontrolin ang kanyang emosyon. Napatigil si Nakim at Jess sa paglalakad at nagkatinginan. Nagtataka sa biglang pagputok ng galit ni Eliza. Sa mga chismis lang, Eliza, hindi namin alam kung totoo o hindi. Sagot na lamang ni Kim. Pero bakit ka nagagalit? Tanong pa ni Jess. Walang kamuang-muang sa dahilan ng galit ni Eliza. Alam niyo ba kung gaano ako sakit pakinggan ng mga maling chismis na yan? Hindi niyo ba naiisip na baka nasasaktan ng taong pinaparatangan niyo? Paano kung hindi naman pala totoo? Mariing sabi ni Eliza at pinipilit na huwag sumigaw. Pasensya na, Eliza. Hindi namin intensyon na makasakit. Paghingi ng paumanhin ni Kim, halatang natigilan sa reaksyon ni Eliza. Alam namin na hindi dapat pinapansin ng chismis pero bakit ka ba talaga nagagalit? Tanong ulit ni Jess. Mas maingat na ngayon. Pagsasalita na nga sana si Eliza. Nang nakasalubong nila si Adriel, bakas ang pag-aalala sa mukha nito nang masalaya ng reaksyon ni Eliza. Hindi niya na mapigilan ang paglapit niya kay Eliza na kinagulat ang dalawang babae. Anong problema? May nangyari ba? Pag-aalala lang tanong ni Adriel. Umiwas ang tingin si Eliza. Wala. Huwag mo na akong pansinin pa. Bumibigat ang loob ni Adriel na sasaktan kasi siya sa pagiging malamig na Eliza sa kanya. Simula nung usapan nila sa amusement park, mas lalong naging distansya si Eliza sa kanya. Naapektuhan ka ba sa sinasabi nila? Malumani na tanong ulit ni Adriel. Doon na rin tumingin si Eliza sa kanya. Pati ikaw, alam mo? Eliza, banggit ni Adriel sa pangalan nito nang mapansin niyang galit ang tono nang pagtatanong ni Eliza. Hindi mo malang sinabihan? O di kaya ay masaya ka lang dahil gamit ng mga walang kwentang sinasabi ng iba? Masaya ka dahil ito ang unang paghihiganti mo sa akin, hindi ba? Pigil na galit pa na sambit ni Eliza. Nasaktan kita dati, kaya naghihiganti ka, tama ba? Umiling lang naman si Adriel at hinawakan ang palapulsuhan ni Eliza. Eliza, hindi ganun yun. Mag-usap tayo. Ngunit hindi nagpatinag si Eliza at binawi ang kanyang kamay. Hindi niya maatim ang sinasabi ng iba sa kanya. Masakit sa damdamin niya na siya pa ang magiging agrabyado dahil hindi naman siya mayaman katulad ni Adriel at nahuhusgahan pa ang pagiging ina niya. Mali sigurong pumayag pa ako na sumama kami dito. Nagsisisi ako na nagkita pa tayo ulit. Huling sambit ni Eliza at naiwan si Adriel. Na mabigat ang dibdib. Kumirot ang puso ni Adriel sa narinig. Hindi niya lubos akalain na may kakasakit pa pala kumpara sa paghiwalay nila noon ni Eliza. Gusto niya lang maging malapit ulit kay Eliza pero mukhang mas maging malabo pa yun. Umalis si Eliza nang hindi nagpapaalam. Ang dalawang babaeng nakarinig sa pinag-uusapan ng dalawa ay puno ng pagsisisi dahil doon nila napagtantong si Eliza palang babaeng sinasabihan nila ng ganoon. Nagkasakit si Eliza kinabukasan. Siguro dahil na rin sa stress. Hindi siya kagad nakabangon sa araw na yun. Isang gabi siyang palihim na umiiyak dahil naapektuhan siya sa mga sabi-sabi ng mga tao sa kanya at nahihiya na nga rin siyang pumasok sa trabaho. Hindi rin siya dinistorbo ni Adriel na siyang pinagpapasalamat niya. Binigyan siya ng space ng lalaki. Isang katok ang narinig niya sa labas. Gumalaw si Eliza ng konti upang sana tumayo, ngunit dahil sa panghihina hindi siya kagad makabangon ni kahit makaupo man lang. Rinig niya ang pagbukas ng pinto pero wala na siyang lakas upang lingunin man lang kung sino ang pumasok. Eliza, rinig niya ang pamilyar na boses. Binulat ni Eliza ang kanyang mata, ngunit malabo ang kanyang paningin. Hindi niya maninag ang mukha nito. Naramdaman niya na lang na may mainit na palad na humipo sa kanyang puso. Mataas ang lagnat mo, sabi ni Adriel at bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Dapat kang magpahinga at magpagaling. Huwag mo akong alalahanin. Mahinang sagot ni Eliza at pilit na umiwas sa tingin ni Adriel. Sabay-sabing, kaya ko ang sarili ko. Alam kong kaya mo. Sagot ni Adriel at pinilit ang sarili na manatiling kalmado. Pero hindi ko kayang makita kang nahihirapan. Hayaan mo akong tumulong.
Walang sagot si Eliza. Pinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Naramdaman niyang inayos ni Adriel ang kanyang kumot at dahan-dahang hinaplos ang kanyang noo. Naiintindihan ko kung bakit ka galit, pero hinding-hindi ko nais na masaktan ka. Wala akong balak na maghigante. Gusto ko lang sana na maayos natin to. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yon. Pilit binuksan ni Eliza ang kanyang mga mata. Kahit na malabo pa rin ang kanyang paningin, nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Adriel. Para sa mga bata, kung ganun pwede naman nating suportahan sila at huwag mo nang ipilit pa ang gusto mong mangyari sa ating dalawa. Mahinahon na sagot ni Adriel. Pero hindi yun ang gusto kong mangyari. Ano bang gusto mong mangyari? Napilitin ako? Alam mo na kung bakit tayo naghiwalay, Adriel, at hindi ko na yun babawiin pa. Giit ni Eliza. Natahimik saglit si Adriel. Mabigat ang kanyang loob ngunit mas nanaig ang pag-aalala niya kay Eliza. Magpahinga ka na muna. Kukuha muna ako ng gamot at pagkain mo. Wala nang nagawa pa si Eliza nang umalis na si Adriel at pinikit na lamang niya ang kanyang mata upang lamunan ang panghihina at antok. Bumuntong hininga at lumabas si Adriel sa kwarto ni Eliza. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang secretary. Marahil na nibago ang katawan ni Eliza sa trabaho dahil hindi madali ang maglinis araw-araw sa buong building. Gusto niyang bigyan ng trabaho si Eliza ngunit hindi ang pagiging janitress. Dahil ayaw niyang mapagod ng husto, ang ina ng kanyang mga anak at ang babaeng mahal niya. Miss Cruz, i-cancel mo ang meeting ko ngayong araw at ang ibang schedule ko. Hindi ako papasok ngayon, tatawagan ko na lang ang kapatid ko upang pumalit muna sa akin. Simula ni Adriel. Hindi makapaniwala si Miss Cruz na siyang sekretary ni Adriel. Ngayon lang ito nagpaalam ng ganito dahil kilala niya ang amo na workaholic at halos hindi na lumalabas ng kumpanya. Ngunit nitong nakaraan lang ay parang palagi na lang umaalis ang kanyang amo. Kung kaya't kumakalat ang chismis na meron ngang sariling pamilya ang kanyang amo na akala niya'y binata pa. Hello sir, ilang beses niyo na pong kinansal ang meeting. Baka pong magalit ang mga board members. Katwira ni Mrs. Cruz. May mas importante akong gagawin. Mas importante pa sa kanila. Sabihin mo lang sa kanilang may personal akong ginagawa. Sagot ni Adriel. Hindi na nakaangal pa si Miss Cruz. Sa sinabi ng amo't pinaba na rin ito, ang tawag. Kapag ganito na lamang palagi mas tumadami ang trabaho niya. May sariling stock ng mga gamot sa Adriel. Palagi kung kaya't hindi niya kailangan pang lumabas upang bumili. Siya na rin mismo ang nagluto nang makakain ni Eliza at nagtagal yun ang dalawang araw na pag-aalaga niya kay Eliza hanggang sa bumaba ang lagnat nito. Hindi rin magawang magreklamo ni Eliza at pinabayaan niya na lamang itong alagaan siya. Kahit sa dalawang araw lang na yun, parang nasasanay na naman siya ulit na maging komportable rito na ayaw niyang mangyari pero hanggang ngayon ay iba naman ang gusto ng kanyang puso. Hindi mo na lumabas si Eliza hanggang pangatlong araw dahil ayaw niya rin namang mahawa ang kanyang mga anak. Hindi niya ito pinapasok sa kanyang kwarto na naiintindihan naman ang tatlong bata. Nang maging malakas na siya at kaya nang gumalaw, tumayo siya upang lumabas. Hindi rin makita ni Eliza kung saan si Adriel. Lagi kasi itong nagpaalam sa kanya. Kahit hindi niya naman sinasabihan, kaya't nasanay na rin siyang nagpaalam ito, pero ngayon, hindi niya malaman kung saan ito pumunta. Naglakad si Eliza hanggang sala. Wala rin ang mga bata dahil pumasok ito sa preschool kasama ang dalawang nani ng mga ito kaya tahimik ang buong mansyon. Narinig niya ang doorbell. Siya lang naman ang naroon kung kaya ay siya na rin mismo ang nagbukas. Ngunit nang buksan niya ang pinto, hindi inaasahan na makita ang ina ni Adriel. Wala pa rin itong pinagbago kahit na sa kasuotan, napakaligante pa rin ito. Tignan na parang nanliliit ka na lang sa sarili mo. Ang init na sa labas. Nandito pa si Adriel? Bakit wala siya sa kumpanya? Tanong ng ina ni Adriel at hindi man lamang ito nakatingin kay Eliza. Dahil dumiretso ka agad ito sa loob. Nakasunod lang siya pero hindi niya maiwasang kabahan.
Sa isip niya ay baka niniisip nito ang katulong siya. Nasaan ba ang mga tao rito? Adriel anak, nasaan ka? Nandito ka ba? Sigaw ng Donya sa loob ng bahay. Kinakabahan si Eliza habang tinatanaw ang ginang. Hindi niya mawari kung ano ang dapat gawin. Sa sandaling yun, natatakot siyang makita siya nito at husgahan. Natatakot siyang makarinig ng insulto galing sa pamilya ni Adriel. At baka hindi alam ng ina nito na may mga anak pala sila. Pumasok sa loob ang ginang ngunit si Eliza ay nasa sala lamang at tinihintay na bumalik ang ginang nang dumating sila Adriel at ang dalawang katulong. Doon na rin bumalik ang ginang at nang makita nito ang anak, agad nitong nilapitan si Adriel. Ma, anong ginagawa niyo rito? Pagtatakang tanong ni Adriel sa ina. Wala ka sa kumpanya ng halos 3 araw. Sinabi ng sekretary mo na may gagawin kang personal. Anong ginagawa mo sa 3 araw na yon? Bakit hindi ka man lang nagsabi sa akin? Sunod-sunod na tanong ng Donya. Napayuko na lamang si Eliza. Napansin kaagad siya ni Adriel at mukhang napansin niya ang hindi komportable ang babae sa nangyayari. Lalo na at ngayon lang rin nagkita ang dalawang babaeng importante sa kanya. Ma, hindi naman po kailangan pumunta kayo rito. Papasok na po ako bukas. Sagot ni Adriel at pumasok upang lumapit kay Eliza dahil nag-aalala siya kung bakit lumabas ang babae. Ang gusto ko lang naman ay malaman kung bakit ka umaabsent. Adriel, ito lang ang unang beses na hindi ka man lang nagsabi sa... Naputo lang sasabihin ni Donya nang makita si Adriel na lumapit sa isang hindi pamilyar na babae. Sinuri niya ito at nilapitan ang dalawa. At sino naman itong babae? Ngayon ko lang siya nakita. Mas lalong kinabahan si Eliza kung sana ay ganun lang kadali ang naumalis. Ginawa niya na para lang hindi marinig ang sasabihin ng ina ni Adriel. Wala sa sariling nakahawak siya sa tela ng damit ni Adriel. Napansin ito ni Adriel at ngumiti na lamang sa babae. Alam niyang iniisip nito. Tumingin si Adriel sa kanyang ina habang kinukuha niya ang kamay na nakakapit sa kanyang damit. Nakita ito ng ina ni Adriel pero wala itong sinabi. Ma, siya po si Eliza. Siya po ang babaeng gusto kong ipakilala noon pa. At may mga anak na po kami. Sambit ni Adriel na nagpagulat sa ginang. Napitigil ang Donya at nanatili ang gulat sa kanyang muka. Nagsalubong ang kilay niya habang pinagmamasdan si Eliza. Ramdam ni Eliza ang kabang bumabalot sa kanyang dibdib. Iniisip na matatanggap niya ang matinding galit at pagtanggi mula sa ina ni Adriel. Ngunit laking gulat niya nang biglang lumambot ang ekspresyon ng ginang. Lumapit ito kay Eliza at hinawakan ang kanyang mga kamay. Adriel, bakit hindi mo man lang agad sinabi sa akin? May lambing na tanong ng ina ni Adriel. Tumingin ito kay Eliza. Ikaw pala Eliza, matagal ko nang gustong makilala ang babaeng nagpapatibok sa puso ng anak ko. Hindi makapaniwala si Eliza sa narinig. Hindi niya inaasahan ang mainit na pagtanggap ng ina ni Adriel. Opo, ako po si Eliza. Sagot niya at bahagyang nanginig pa rin ang boses. Hindi niya inaasahan ang sinagot at reaksyon ng ina ni Adriel. Akala niya ay magiging miserable ang kanyang buhay kapag nalaman nito ng ina ni Adriel, ngunit hindi. Kabaliktaran ito ng inaasahan niya. Papasok muna ako sa kusina at maghahanda ng pagkain para sa atin. Mag-usap tayo habang kumakain, gusto kong marinig ang inyong kwento. Pagpapaalam ng Donya at iniwan silang dalawa. Pinaharap ni Adriel si Eliza sa kanya at pinunasan ang luha nito. Kahit umiiyak ha, ang ganda mo pa rin. Komento nito sa kanya. Gumuso si Eliza at pinunasan ang sariling luha. Huwag mo akong binibiro, Adriel. Hindi porket nagkausap tayo ng matino maging ganyan ka na kalapit sa akin. Tumawa ng mahina si Adriel. Alam ko pero hindi pa rin ako susuko, Eliza. Ang pagtanggap mo lang ang gusto kong marinig kahit ilang taon pa yung mangyari. Hindi pa rin ako susuko sa'yo. Batid ni Eliza sa sariling mahal niya pa si Adriel at ngayon na ang kinatatakutan niya. Hindi na mangyayari. Napagtanto niyang masyado lamang siyang pabigla-bigla ng desisyon. Hiniwalayan niya si Adriel dahil naduwag siya at hinusgaan niya agad ang pamilya nito.
nang marinig ng ina ni Adriel ang sitwasyon nilang dalawa. Imbes na magalit at ma-disappoint ay mas lalo pa itong naging malapit kay Eliza. Walang araw na hindi ito bumibisita sa bahay ni Adriel upang samahan si Eliza at nagkwentuhan. Minsan na rin nagluluto sila ng kung ano-ano. Hindi na rin pumayag ang ina ni Adriel na pagtrabahuin bilang janitor sa Eliza. At kung gusto mang magtrabaho nito, mas gusto niya na lang na pagtapusin ng pag-aaral si Eliza dahil hindi ito nakapasok ng kolehiyo. Nasinang-ayunan kaagad ni Adriel. Maganang loob ng ginang kay Eliza. Marunong itong makipaghablubilo sa kapwa at napapansin niya rin ang talino nito nang mag-usap sila tungkol sa mga bagay na hindi lubos niyang akalain na mabilis lang rin itong masagot ni Eliza. Pero kahit ganoon, pansin niya pa rin ang pagiging distansya ng kanyang anak na si Adriel at Eliza na hindi niya nagustuhan, kaya't nagplano siyang ipaglapit muli ang dalawa. Habang papauwi pa lang si Eliza galing sa eskwelahan, dahil patapos na rin siyang mag-enroll sa kursong gusto niya, tumawag ang ina ni Adriel sa kanya. "Iha, pwede mo ba akong puntahan dito? Iniwan ako ng driver ko kaya gusto ko na lang sanang sumabay sa'yo." Papuntang bahay ni Adriel. Pagrarasan pa ng ginang, nagtataka naman si Eliza sa sinabi nito. Bakit naman iiwan ng driver ang ina ni Adriel? Ngayon niya lang yata narinig ang ganoon. Hindi na lang siya nagtanong ulit at pumunta sa lokasyon kung nasaan ang ginang. Ngunit laking gulat niya nang makitang isa pala itong mamahaling restaurant na ngayon niya lang napuntahan. Tinawagan niya ulit ang ginang, ngunit hindi na ito sumasagot. Kaya't pumasok na lamang siya upang magtanong upang kumpirmahin kung nandoon ba ang ginang. "Opo ma'am, may reservation po si madam, sumunod lang po kayo sa akin," sabi ng receptionist. Sinundan ni Eliza ito at nagtaka pa siya dahil sumakay pa sila ng elevator at pinindot ang huling floor ng building. Nang bumukas ang pinto, pinalabas kagad siya ng staff nang mag-isa. Kahit gulong-gulo ang isip niya kung bakit nandoon siya ay wala rin naman siyang magagawa dahil doon siya hinatid. Natigilan si Eliza nang makarinig siya ng musika malapit lamang sa kanya. Sinundan niya ang tunog hanggang umabot siya sa pinakadulo ng rooftop at doon niya napansin ang paligid na puro dekorasyon. May isang lamesang nilagay sa gitna ang dalawa. May tumugtog din ng piano na hindi niya alam kung sino at higit sa lahat. Nagulat siya nang makita ni Ariel na mukhang may hinihintay. Nang magtamang paningin nila, doon nabagtanto ni Eliza ang gustong mangyari ng ina ni Adriel. "Eliza, bakit ka nandito?" tanong ni Adriel at nilapitan si Eliza. Nakititig lamang si Eliza at doon niya lang rin. Napansin ang buong itsura nito. Mukhang galing pa ito sa opisina at nagmamadaling pumunta rito. "Pinatawag ako ng mama mo rito," sagot ni Eliza ng mahinahon. "Ako rin pero wala si mama. Hindi rin siya sumasagot sa tawag ko," sagot ni Adriel at napatingin silang dalawa sa cellphone ni Adriel nang tumunog ito. Kinuha ni Adriel ang cellphone at binasa ang mensahe galing sa ina. Napangiti at napailing na nga lamang si Adriel sa ginawa ng sariling ina. Sinet up silang dalawa upang magkita roon at mag-usap na sila lamang dalawa. Magkikita man silang dalawa sa bahay, hindi naman sila nag-uusap nang matagal dahil pareho silang may ginagawa. Huminga ng malalim si Adriel at umupo sa isa sa mga upuan. Tinapik ang isa pang upuan sa harap niya. "Mukhang gusto ni mama na mag-usap tayo ng masinsinan. Pwede pa tayong mag-usap ng maayos dito?" Naupo si Eliza at naramdaman ang kaba at takot na bumabalot sa kanyang dibdib. "Alam kong kailangan nating pag-usapan to," sambit niya. Tumango si Adriel at naging seryosong mukha. "Una sa lahat, bakit mo itinago sa akin ang mga anak natin? Alam kong nagkahiwalay tayo noon pero karapatan kong malaman na may mga anak ako." Napatungo na nga lamang si Eliza at sinisimula ng kanyang paliwanag. "Hindi ko rin ginusto na magkaganon. Nung mga panahong yun, masyado ako natakot. Natakot akong hindi ako matanggap ng pamilya mo lalo na at mayaman ka. Baka umabot sa panahong maging mahirap ang sitwasyon natin. Dahil lang iba ang status natin sa buhay. Kahit kailan hindi ko pinakita na hindi kita kayang tanggapin.
Mahal kita. At handa akong harapin ang lahat kasama ka. Sagot ni Adriel na puno ng emosyon. Hindi ko alam kung bakit umabot sa puntong ganun ang niisip mo sa mga magulang ko. Hindi sila ganun. I'm sorry kung naging duwag ako at tinangkasan kita. Mali ako at doon ko lang napagtanto ang maling desisyon ko. Sinaktan kita at hihiwalayan. Dahil sa rason na yun, tugon ni Eliza. Napalunok ng laway na nga lamang si Eliza bago nagpatuloy. Hindi ko kayang expectations ng pamilya mo at pakiramdam ko eh. Hindi ako sapat para sa kanila. Pakiramdam ko kahit anong gawin ko, hindi ako magiging tama para sa'yo. Kaya't bago pa man ako tuluyang mawala sa sarili ko, nagdesisyon akong umalis. Mali ako. Alam ko yun ngayon. Mas pinili kong umiwas kaysa harapin ang mga takot ko. Pagpapatuloy ni Eliza at may luhang sumisibol sa kanyang mga mata, nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Adriel at hinawakan ng mga kamay ni Eliza. Eliza, mahalaga ka sa akin. Ikaw at ang mga anak natin. Hindi kita kailanman pinilit na maging perpekto. Ang gusto ko lang ay makasama ka at maayos natin ang lahat ng problema ng magkasama. Tumingin si Eliza sa mga mata ni Adriel. Nararamdaman ang katapatan sa mga salita nito. Hindi ko alam kung paano magsisimula muli, Adriel. Natatakot pa rin ako. Ngumiti si Adriel at pinunasan ang luha sa pisngi ni Eliza. Hindi kita pababayaan. Simulan natin muli. Kahit dahan-dahan para sa atin at para sa mga anak natin. Ang mahalaga magkasama tayo sa bawat hakbang. Oo, masakit pero kahit ganun, mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa'yo. Lalo na at nalaman kong may mga anak tayo. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya nang malaman yon. Gusto kong magsimula tayo ulit. Gusto kong sa pagkakataon na to, hayaan mo kong alagaan ko kayo habang buhay. Adriel, naluluha ang sambit ni Eliza. Hindi inaasahan ni Eliza ang mga salita nito. Kahit ilang taon na ang nakakaraan, hindi pa rin nagbabago ang dating kasintahan. Mahal pa rin siya nito at yun ang pinagpasalamatan niya dahil kahit naging duwag siya noon, hindi pa rin sumusuko si Adriel sa kanya. Hinalikan ni Adriel ang noon ni Eliza. Mahal kita, Eliza. At hindi yun nagbago ni Katiting. Umiti ng kontento si Eliza at hinayaan ng luhang tumulo sa kanyang pisngi. Mahal rin kita, Adriel, patawad sa ginawa ko. Patawad sa pag-iiwan ko sa'yo. Lumuluhan niyang sambit. Mahinahong pinunasan ni Adriel ang mga luha ni Eliza at hinawakan ang kanyang muka. Walang kailangan patawarin na Eliza. Pareho tayong nagkamali. Ang gusto ko lang na pagkatiwalaan mo ako at hindi ko yun sasayangin. Tinignan ni Eliza ang mga mata ni Adriel at nakikita ang sinseridad at pagmamahal sa kanyang tingin. Gusto ko rin yun, Adriel. Gusto kong magpatuloy kasama ka upang lumikha ng mas magandang buhay para sa pamilya natin. Lumapit si Adriel at mariing hinalikan ang mga labi ni Eliza. Isang banayad na halik na puno ng pangungulila at pagmamahal. Hindi inaasahan ni Eliza na mangyayari sa buhay niya. Akala niya ay magiging ganun na lang yun, pero nagkakamali siya. Dahil habang dinadamdam niya ang takot, naghihintay pa rin si Adriel na makita at makasama siya. Habang paulit-ulit na iniisip ni Eliza ang mga pangyayari, napagtanto niya na hindi basta-basta nawawala ang pagmamahal at ang koneksyon sa taong tunay na espesyal sa kanyang puso. Hindi bale nang may mga pagsubok at pagkakamali sa nakaraan dahil lang mahalaga ang pagkakataong muling makapagsimula. Nagkabalikan muli silang dalawa na kinasaya ng ina ni Adriel. Nasa ikalawang taon na rin si Eliza sa kolehiyo at lumalaki na rin ang kanilang mga anak at nagplano na rin silang magpakasal. Ilang buwan simula ngayon ngunit tila napapansin Adriel ang pagiging moody ng kanyang girlfriend lalo na sa umaga. Kahit na maliit na bagay ay nagagalit si Eliza lalo na kapag hindi niya agad mabibili ang gusto nito, nakabaliktara nung una. Pinilit ni Adriel na manatiling kalmado at mapagmahal sa harap ng pagbabago ng ugali ni Eliza. Isang umaga habang naghahanda ng agahan, napansin niyang tila may pinagdadaanan muli ang nobya. Eliza, mahal, napapansin kong madalas kang nagagalit o naiinis sa mga bagay-bagay. May mga problema ba tayo? O may iba kang iniisip? Tanong ni Adriel habang inilalapag ang tasa ng kape sa mesa. Tumigil si Eliza sa paghahanda ng pagkain at huminga ng malalim.
Pasensya na kung parang masungit ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganito ako. Lumapit si Adriel at hinawakan ang kamay ni Eliza. Walang problema, mahal. Baka kailangan lang natin pag-usapan o baka pagod ka lang. Tumango si Eliza at nagpakawala ng malalim na hininga. Adriel, may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. May mga araw na nahihilo ako, masakit ang ulo at lagi akong pagod. Naisip kong magpa-check up. Nagalala si Adriel at marahang hinaplos ang buhok ni Eliza. Magpatingin tayo sa doktor, gusto kong siguraduhin na okay ka. Makaraan ng ilang araw, bumalik sila mula sa klinika. Masaya si Eliza at puno ng ngiti habang hinahawakan ang mga resulta ng kanyang medical check-up. Eliza, anong sabi ng doktor? Tanong ni Adriel na hindi na makapaghintay malaman ang resulta. Ngumiti si Eliza at tinabot kay Adriel ang mga papel. Magiging tatay ko ulit. Buntis ako. Hindi makapaniwala si Adriel sa narinig. Natawa na lamang si Eliza sa reaksyon ng kanyang fiancé. Sumeryoso bigla ang mukha ni Adriel na kinataka niya. Bakit mukhang seryoso ka dyan? Tanong niya. Eliza, kailangan magpakasal na tayo bukas para hindi ka na mapagod pa. Teka, tatawagin ko si mama. Natawa si Eliza. Sira, okay lang naman na hindi muna. Huwag ka masyadong excited. Ani at hinalikan sa pisingi si Adriel at hinawakan ang braso nito. Gutom na ako. Pakainin mo na lang ako para hindi kami magutom ni baby. Ngumiti si Adriel at tinakbayan nito. Masusunod, boss. Pabiro niyang sambit na ikinahalakhak ni Eliza. At totoo nga, makalipas ng ilang buwan, nagpakasal nga sila. At wala na nga silang mahihiling pa, lalo na nga nang manganak pa ulit si Eliza. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Eliza at Adriel. Maraming maraming salamat po sa lahat ng maulang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Melchor Ramirez, Presbyteros Rose Ostonalito, Bernadette Mayo, Wilma Augustus, Madeline Tuason, Tita Domoo, Flory Robles, Nesbet, Marlilin Lin Lee, Iza Lentoco, Judy Quilates, Cleo Aling, Wenoni, Evelyn Santiano, Babes Music and Memories, Judy Cutamora, Mary Ann Tamashiro, Imelda Forteza, Presbyteros Rose, Mari Lujana, Evelinda, Erlinda Chong, Helen Murillo, Merlin Bilbar, Janice Marukin, Reynaldo Reyes, Lavina Galang, Josefa Doque, Fritzy Agiat, Dori, Rosalie, Marivic Bosbos, Aurelia Pakana, Juliet Kaday, Bibi Ivadoy, Mary Ann, Tamashiro, Reynaldo, Noraini Aini, Belen Santos, Merlin Pascual, Aurelia, Marilu Juan, Sherry Yap, Yus, Rosemary Corpus, Daisy Blasa, Sandara Miranda Vlogs, Presenta, Mariel Uy, Jocelyn Tansing, Aima, Noraini, Natalie Navarro, Liova Gabriel, Mercy Villantes, Flory Robles, Rowena Santillan, Anisha Jacob, Judy Quilates, Lucia Baldo, Rosemary Palaganas, Rosemary De Los Santos, Emma Vison, Flordette Patriosino, Anna Jane Patalita, Renato, Tita, OFW Pinoy, Matea Estrera, Nena Ano, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Merlilin, Emily Borac, Daisy Blasa, Nesbet Hanaban, Mylene Versosa, Presbyteros Rose, Jenjen, Vanessa, Cecilia Alvior, Nesbet, Keofila Perez, Daisy, Wenoni, Nelani Juan,
Rosemary De La Cruz, Rosemary Palaganas, Imelda Forteza, Wenoni Anya Lucas, Ostonalito, Jerry Ramos, Judy Quilates, Imelda Forteza, Amalia Manabat, Cecil, Raquel Magno, Julie Hermosura, Susan Upaga, Feful Gensho, Juby Hernandez, Juvi Romero, Charlie Naton, Anna Vence, Rosemary Corpus, Sunshine Sotalbo, Nelani Juan, Harem Ruhi, Kira Trisha Hortaleza, Andrea Taga, Carmelita Mendoza, Fenovares, Lin Lee, Jomar Ria Bueno, Jeoka Ditek, Teresita Tagian, Wawateng of Sarangani Province, Mindanao, Aileen Lomano Glagana, Merly Lin, Shirley Peralta, Miras Channel, Harem Ruhi, Anita Hernando, Judy Quilates, Mirna Josue, Lin Lee, Lina Castillo, Emily, Wendy Bird, Mirna Josue, Madeline Escoro, Rosemary De La Cruz, Emily, Didi, Jane Magallanes, Aileen, Mark Anthony Sariales, Evangeline, Evangelina, Alexa Ani Gomez, Jean Hesareno, Ana Vencer, Ferrer Hazel, Rodrigo Miguel, Ana, Vanessa, Chu, Abdul Lolita, Karim, OFW Pinoy, Crisola Cazar, Daisy, Cleo Waling, Emmanuel Podaderal, Judy Quilates, Babes Music and Memories, Imelda Forteza, Sen, Carmencita Falcon, at shoutout na rin po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po.